Let's get it on. Six rounds of professional boxing in the flyweight division. Introducing first, on the blue corner, official weight, 111 pounds. Professional record, 2 wins, 1 loss. And right now, from Mantikao, Misamis Oriental, let's give it up for John May Acope. And his opponent across the ring on the red corner. Official weight, 111 pounds. Professional record, 4 wins, 3 losses, 2 draws, and 1 coming in by knockout. From PMI Bohol Boxing Stable, let's give it up for Pablito Balidio. And the third man on the ring, the referee in charge of the action, we have referee Romar Mbodo. Partner, sa flyweight division tayo, 6th round. Pablito Balidio of PMI Boxing Stable against John May Acope from Misamis Oriental. Good luck. Si Balidio is in the PMI blue trunks and itong si John May Acope ay naka-red trunks with white trim. Round number 1. Sabi ni Jake Suerto, a shout out daw kay Windy. And shout outs kay Jeffrey Serna from Malate, Manila. Jeffrey, kamusta ka? Partner, nakikita mo ba yung corner nung ano? Oh, naman. Acope, kung sino? Ay, nakoy, ako'y starstruck dahil nandito sa Kogon Gymnasium ang mga legends of boxing, partner. Of course, none other than Sir Coach Edmund Villamor, Coach Edito Villamor is also here. Coach Briggs Flores is also here. From Danoy Pasing Boxing Gym. Matagal ko ng pangarap bumalik dyan, partner. Sana maimpindahan tayo. Oo, naman. Nakakabalik tayo dyan. Of course, si Sir Manuel Flores na kapatid ni Coach Briggs is also here. Who else, partner? Star-studded. Yes, marami pa. Star-studded ang Kumong Bol-anon, ano? Of course, ang ating mga PMI coaches also are here. Ito na. This is a very, kumbaga basahan na first few seconds. Sinong mauuna? Both boxers seem to love it on the inside, partner, no? Yes, yes, partner. Talaga mga short punches na malulutong ang naririnig natin. Sabi ni Speedy Boy Acope na kapatid siguro or nitong si John May Acope. Kalma lang, tama no? Kasi mahirap yung tense ka, no? Pero maganda ang pinapakawala na upper hook nitong si John May Acope. Partner, ano ba ang record ng Acope? Let's see, no? Meron tayong magic, ano? Magic mirror, kung tawagin. Magic mirror, kung tawagin natin, no? Itong si Acope, who's coming from Misamis. Nice, upper by Acope. Oo. Ito nga, no? He has 2 wins and 1 loss. Okay. Medyo dikdikan tong laban na to. Dikdikan. Gusto nila na malapit sa isa't isa. Ito namang si Balidio. Of course, is ang nakalaban pala nito is familiar sa iyo. Yung huling laban niya is against John Vincent Panga. Oo, alam mo yan. Binabati ko si John Vincent Panga. Ha? Nice win. He's now a 6-0-4 KO. A 21 years old fighter from Team Seba. Itong si... si Pablito Balidio. End of round number 1. Has a record of 4 wins and 3 losses and 2 draws. Okay. Acope. Matagal ko ng pangarap bumalik dyan. Ang kalaban niya ng huli ay si John Vincent Panga. Before that, nakalaban niya. Christian Bacolod. Inulit ko pa, partner. Ulit-ulit. John Vincent Panga. Inulit ko. Nakikita ko dito yung dalawang WBF
Asia Pacific champion natin eh, yung isa si Jake El Bambino Amparo at si Junrel Rambo Castino. And of course, the third man in the ring is former fighter. Yes. Romar Embudo. Mr. Romar Embudo has fought in, if I'm not mistaken, sa Lumaban part. Round number two. In MMA, no? Siguro. Nasa tindig ni ref eh. Acope trying to jab. Mm. Trying to find... Oh, what? Upper by Acope. Ang bilis ng upper. Oh. Sasabihin ko pa lang yung perfect opportunity to set up eh. Oh. Na-set up na niya. Yeah. Another good matchup ito, partner. Oh. No? Identical in height. Identical in built. Magaling yung nag-matchmake nito, partner. Magaling. Oh. Sino ba ang matchmaker? Ay, nako. None other. Yeah. Pakisabi mo na, ikaw ay, na ikaw na, ikaw na. Nahihiya ako. Bakit ka naman nahihiya? Nako. None other than the legendary Edito Villamor. Mm. Oh, wow. Exchange of short punches, partner, no? Tanggapan ito. Bigaya na tanggapan. Sharing is caring. Nako, yung sasuntok, ayoko ng sharing, partner. Oo, huwag na yun lang ang isi-share sa'yo, no? Oo, eto. Medyo may onting gigil, sabi nga ni Champ, April J. Abne, no? Relax lang, Dol. And ito, shout out sa Suganop Brothers, sabi ni MJ, ano? Siya ay nasa Hong Kong. Mm. Ayan. Nabanggit mo yung April J. Abne, ha? Isa sa mga magaling na boksingero din definitely natin ngayon. Definitely, abangan natin. Lalaban yan soon. Oo, sana maka-cover tayo sa ARQ. Very, very soon siguro. Excited tayong mapanood in action yung si Champ April J. Abne. Oo. Wala rin takot yung partner. Wala rin. Yun, si MJ Bandiha ay kapitbahay daw sa Dawis ng Sugano Brothers. Quick to counter tong parehas. Very reactive, ano? Talagang sharp na sharp sila. And now, Balido is using his jab to set up yung kung ano man ang gusto niyang Oh, what a 1-2 by Balido. Oh, and another 1-2. Yung mga hook upper partner, umulan dito. Medyo natalsikan nga tayo eh. Yan ang perks of being at the ringside, ano? Meron tayong... first-hand experience yes. ng pawis at ng ating mga boxers na pribilehiyo yan. Yes. Kumbaga, partner. Ayun, partner, yung jab bumapasok lagi eh. Parehong mabilis to, partner. The speed is unmistakable. Ano? Yung hand speed nitong dalawa. End of round number two. Competitive second round. Yes, yes. Oh, very, very competitive. Wow, what a 1-2 by Balido. And another 1-2. Daniel Nicolas doing a perfect job. Yes. Medyo meron pa siyang mga more or less anim na assignment. Francisco ba yan? Si Tsunami? Si Tsunami! Congratulations, Jeffrey, sa newborn niya. Napaka-cute na baby. Tsaka, safe yung I'm very, very happy for you. Happy for you, Champa, Tsunami. Safe and also, he has round number three. Beautiful family. Ito na, third round partner. Again, we are seeing John May Acope in the red. Ay, shoutout ko yung Lemar Montero, partner. Oo. Tsaka merong rematch na sinasabi doon, no? Si Pian Submar, sinasabi niya. Is... Kilala ko yan, partner. Yan yung nakalaban niya. Rematch daw si Nicolas at si Pence Naves. Oo. Pwede, pwede. Pwede, no? Oo. Magandang laban yun, eh. Wow, those uppercuts from both the boxers, ano, talagang mean.
or bad intentions. You know, every punch is thrown with a bad intention. This is a 6-round bout, partner. Ha? Tama. Sabi ni Mark, shout out daw kay attorney Danrex Tapdasan, who is also one of our referees dito sa Philippines, no? Opo, one of well-known and well-respected referee and judge in the Philippines. And baka hindi Philippines, baka all over the world. All over the world. Itong si Riza Acope, no, siguro kamag-anak ito ni John May Acope. He's rooting for John, ano? Ito, sabi sa iyo partner, para silang mirror image ng isa't isa, parehas yung kombinasyon na pinapakawalan, magsing tangkad, parehas ng build. Tsaka yung bigay nila sa isa't isa, halos pare-pareho lang. The power and speed are both there. Shout out kay Wang Yutan, galing kay Sir Art Advincula. And according to Ma'am Ira Maureen Hintalian, good luck Team PMI. Siguro kamag-anak yan ni Shane at saka ni Coach Kenneth Hintalian. Nice 1-2 by Acope. And an upper. Yung upper ng Acope, matulis ha, partner ha? Oo. Balidio is trying to compose himself. Ano? Tingnan natin kung itong inaabangan niyang pakawalan. Ano? Kasi very explosive din itong si Pablito Balidio eh. Kailangan ipump niya yung jab niya, partner. Oo. Nawala kasi yung jab niya eh. Tama. Oh, ayun na. Narinig ka. Narinig ka. That jab is always... Ako na magsalita, partner. Yun nga, if you're working behind the jab... Good. Ayan, overhand. Wow. Good hook upper by... Yun na yung kanyang signature hook upper, no? Yung timingan nitong dalawa, no? And of round number 3. Pati yung overhand nung Balido could probably steal the round. Ulit ko, could probably. Hindi ko sinabing it could steal the round. It could probably steal the round. Matuloy siya, partner. And overhand. Balik tayo kay Jeffrey Francisco ha. Sana hopefully very soon makita natin siya ulit sa ibabaw ng ring. Very excited to see the next fight of the Tsunami and his bagong style. Yan ang inabangan natin. Alam mo ba yung Tsunami partner eh? Ang nagbigay sa kanya eh nandito. Aba, ikaw ba yun? Hindi ako. Sino? Si referee Gerald Tomoldan ang nagbigay sa kanya ng Tsunami na moniker. The nickname giver. Yes, binigyan din ng nickname yun. Round number 4. Gerald, the nickname giver. Tomoldan. Ito na. Parehong nakita nila ang kahalagahan ng jab. Yan. Not to waste any of those combinations, ano? Oh, good. Good hook by Acope. Yung upper ng Acope, maganda, partner. Shout out Rolando Bituonan sa mga kababayan niya dyan. Dito pala, sa Bohol. To the beautiful people of Bohol, kamusta kayong lahat? Especially dito sa Tagbilaran, ha? Oo, what a beautiful city, no? Yun na, jab. The jab is the key, no? Oh, but that was yung upper na naman. Nailusot niya yun, ano, at an angle. Ako, naririnig ko ang boses ni Coach Edmund Villamor. At si Coach Kenneth Hintalya naman sa side ni Balido. 1-2 by Balido. Naku, pumapalakpak din sila, partner. Namiss ko yung palakpak na yan. Batiin natin si Coach Florence Pereira. Namiss ko ang palakpak ni Coach Florence. Meron din pala silang bird call sa PMI ng palakpak. Pero siyempre, yung original nandun sa Cavite. Correct. Yun na,
I think now in this round, they're more responsible with their defense partner. Mm, tama, tama ka dun. Oh, that, yun, nako, sabi sa'yo, yung upper hook nilang dalawa. Wow, wow. Parehong kombinasyon. That overhand by Balidio countered by a combination to si Acope. Kita mo yun, nagsagutan ng hook partner. Oh. Sila na lang ang magsagutan. Hindi ka sasali, partner. Hindi ko itataas ang telepono, hindi ko sasagutin. Hindi ka makikisabat, no? Hindi mong sabatin, no? Oh. One of na-obserbahan ko dito sa labang na to, both of these fighters is very, very well-conditioned, partner. For sure, yes. No? Oh. From the beginning of the first round until now, may laman yung mga suntok. Mm. Oh, nice 1-2 again by Balidio. Sabi ni Mark, shout out daw sa kanyang Lodi na si Magic Mike Plania. Ako, shout out Magic Mike Plania, namimiss ka na namin. Si Icho Mix Vlogs, shout out daw from Bahrain. Ako, all over the world. Mm, salamat po, ako. Salamat po sa inyo. One thing's for sure, kahit nasa ng Pinoy. End of round number 4. Sa lahat ng nag-antabay kay Christian Balunan, susunod na po siya sa laban at kalaban niya si Wendlin Rosales of Cagayan de Oro City. Pasensya na po kayo, pagsagaan na lang po natin kung anong meron tayo. Rest assured, next time po, medyo kagandahan pa natin ang coverage. Salamat po sa inyo. Shoutout kay Francis De Orante na po yung coach mo nandito, si Coach Brick. Ah, oo. Coach Brick, alamat ng ano, boxing. Oh. Coach Brick Flores. I have the privilege of being round number 5. Na, partner. Round number 5, partner. There will be a sense of urgency na from these two boxers. Ooh. Ayan na. Bumigay na yung Acope. Oh, hook, upper. Oh. Good. Nice 1-2 by Acope. Yung upper talaga ng Acope, partner. Oh. Hindi masold ni Balidio kanina pa. Shout out for the peloton. Nice 1, 2, 3, 4, 5 by Acope. Thank you, Sir Icho Mix Vlogs. Maraming salamat po. Oh, that was a good job by Balidio. Siguro na nararamdaman ni Acope that he must take this last 2 round. For sure. It's all about distance, ano. If Balidio is able to keep Acope at the outside, like what he's doing now. Kasi si Acope does his best work on the inside. Mm, tama, tama. You know, when he's trying to create distance, yun, doon nagsashine si Balidio. Yes. Siguro kung ano, partner, kung bibigyan nyo kami ng konting stars at makabili kami ng mikropono namin. Naku, sana nilagay natin yan sa gold. No? Maraming, stars maraming for microphones. Salamat po sa pagpasensya na kayo. Tsaga lang po tayo sa panonood. Just to explain, no, kasi itong mic natin is directly linked, no, sa Kumong Bol-anon TV, which will be papalabas ng delayed nga lang yung telecast. Yes, ano? Yes. Oh. Pero mapapanood nila yan, magandang ano rin yan, angulo. Mm, opo, opo. Kung gusto nilang panoorin ang replay. Mm. Masalamat, may nagbigay yata ng stars. Maraming malamat. Wow, Art Advincula. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Meron na kayong 150 stars sa Real 5PH. Salamat po. Ito kung na. Alam nyo lang. Oo. Ito na, Balidio is creating distance. He knows, ano, na Acope can't perform from the outside. Ito na. He's trying to keep him at the outside, partner. Mm. That jab is the key. Nako, naririnig natin yung boses ni Coach Rocky Sismundo. Mm.
kasi yung sense of urgency eh. Nandito na partner. Ang sinasabi niya ay yun nga job straight punches to keep him at the outside. Laruin niya yung laro niya. At huwag niyang laruin ang laro nitong si Acope. Kasi pag nakapasok yung Acope, bibirahan ka ng kombinasyon niyan. Oo, no. Parang ano eh, no, leech. Kumbaga yes. Pag nadikitan ka. Uy, maganda ring nickname. Maganda, yun. Maganda. Oo. Nakakatatlo na yata tayo. Oo, nang sarap pa lang magbigay ng nickname, no. Shout out kay the end of round number 5. Kaya pala mag-iingat na bigyan ng nickname. At ang fans ni Rodel Sugano, susunod siya. After Christian Balunan, Rodel Sugano, Ian Lagutan. Oh, Conrex, Coach, akala ko ikaw ang sasama dito. Akala ko magkikita tayo. Next time, sana magkita tayo, Coach Rodrex Dalupin. Good luck sa laban ni Dave Apolinario. He will be fighting for the IBO World Flyweight title on July 29, partner. Sorry. Round number 6. Final round. Naku, ito na. Final round. Baka yung makakuha ng round 6, eh, yun ang magkaroon ng edge. Now, Acope is also jabbing, ano. He must figure out a way to get on the inside, ano. Tama. Again, the key here for Balidio is to create the distance, no? Not to let Acope in. Yun, yung 1-2 na sinisigaw. Oh, nice 1-2. Yun nga. 1-2 nga. Sumunod siya kay Coach Rocky. Oh, what a good hook and upper by Acope. Yun, kailangan makalabas ni Balidio dyan sa ropes, ano? That's where territoryo yan. Territoryo ni Acope yan. Tama. That's where he does his best work. Naku, salamat din sa nagbigay ng stars sa akin. Meron din nagbigay partner. Dapat. Thank salamat. Maraming salamat po. Bibili po namin yan ng aming Bluetooth mic. Oo, salamat. Ayan eh, makakatulong sa amin. Yes. Tsaka kung may sobra kami, itutulong din namin sa yun kapwa naman. Namin. Oo. If there's something na ina-admire ko sa dalawang boxers na to, grabe silang magtrabaho. Walang pahinga. Oo. Kasama pala si Coach Ronrex kay Dave Apolinar. Good luck, Coach. Alam mo. Atin ng tagumpay. Mayroon akong pakiramdam. Yan ang magbabalik ng world title sa Pilipinas. Dave Apolinario. Yes, it will, kumbaga, no, break the jinx natin that we've been experiencing. And Dave Apolinario is undefeated, partner. Alam mo, partner, interesting tong dalawa. Kung ano yung binigay ng isa, mini-mirror nung isa. Tapanoorin mo, yung mga kombinasyon nila. Kaya napakahirap i-score to, partner. Kasi bigayan talaga, no? Shout out, Champ Juanito Ondante from Ichigo sa Zambales. And Sir Edison Garcia, maraming salamat po sa inyo. Ayan, laro ni Acope yan. Yes, pag sa loob, laro ni Acope yan. Yun nga, he must get out. Balidio must get out. And continue with his long punches, ano? Mga patusok na suntok. Ito, no? What Acope is doing is trying to last slug 10 his seconds way of the fight, partner. Slugging his way to the inside. And si Balidio. Balidio is also... And that's the end of the belt. Alam mo, both coaches and both fighters have a mutual respect to each other. Definitely. Yung gusto ko makita. Ang langit ang magkalaban tayo sa ring. Pero
Galneta. Kamusta po kayo dyan? Hindi nakikita, champ. Sana one of these days makita tayo. Sabi ni champ, may kasi shout out kay Dante de la Serna. America, partner. Saka yung ano, Richie Sumabong. Sumabong? Oh. Ano-ano kaya ito ni ano, Joseph Sumabong? Oo. Oh. Oh. Kasi ano, Michael Cañete. Thank you for watching. Real Fight BH, Sir Eda Tan. Bad boy ng Cebu. Talagang ano yan. Let's give a round of applause to our two boxers who gave us 6 rounds of exciting bouts. Yes. After 6 rounds of boxing, we now go to the scorecards. Judge Edwin Barrientos scored about 58-56 in favor of John May Acope. Judge Angelito Buwakin and Judge Gerald Tumeldian both scored about 57-57. Ladies and gentlemen, we have a majority draw. Tama si Coach Rolrex Dadot. Pinipilit niya. And that's the end of the bell. Shout out to Coach Paul Apolinario. Papasalamat ako, ha? At nanonood si Coach